dashboard. What's up guys? Welcome to Rems TV Moto. Medyo late na ano. Pero dahil marami kasi nagre-request sa akin na gumawa ng video about tutorial kung paano magtanggal, magsira na sa akin, medyo ko lang. Paano magtanggal ng dashboard ng Lancer Pizza, no? So kung makikita nyo sa likod ko, ayun yung mga pinaprepare kong tools. So kung gusto nyo matuto kung paano magbukas ang dashboard ng Lancer Pizza, panoorin nyo to. Ituturo ko step by step, no? Ultimo isang tornilyo niya, ituturo ko saan at kung ano yung mga dapat tanggalin. Ayos ba? So, explain ko yung mga tools na gagamitin, no? So, kung mapapansin nyo, kita ba? Yan. Meron tayong prying tool, meron screwdriver na long, flat screw, meron short, may ratchet. Ratchet. Yan, mayroong ratchet. 10. Usually 10 naman yung nasa dashboard eh. Common 10 naman yung nasa dashboard. Yung so, extension. Meron tayo din extension. So bakit merong card, no? Para hindi mabasag yung louver. Kasi may mga part na mahirap siyang alasin or dukutin para maitulak mo siya, kasi pag hinatakbo doon siya nababasag yung louver, no, yung dalawang gilid. Makikita niyo kung bakit late na paglabas ko mamaya. Okay? So medyo madilim. Ito na siguro yung time para ituro ko sa inyo paano magbaklas ng dashboard. Especially sa mga mahilig mag DIY, destroy it yourself, no? Pahabol ko pala, lalo sa mga gusto mag bumili ng louver, ng center louver, sa mga gusto nila magpalit ng mag-DIY, mag-destroy it yourself, eto yung panoorin nyo paano tanggalin yung buong dashboard. At malinis na rin at the same time, diba? Diba pag mas malinis na for 20 years, 23 years old car from 97, diba? Siguro sang katerba na yung alikabok. So para sa akin, gusto ko yung tanggal dashboard. Meron namang hindi pwede hindi tanggalin dashboard eh. Pero hindi ko pa natatry dyan. Mas natatakot ako kasi mas prone siya mabasag yung palitin na part. Tabayan niya. Pero okay lang to. So, yun guys. Ito na tayo. Ito yung tatanggalin natin. Ginawa ko to gabi kasi maingi sa umaga eh. Baka hindi masyadong clear yung salita natin. Alam niyo na, di ba? Baka pag ganun na lang yung marinig nyo, no? Mga maingay na motor, di ba? Maingay na kotse. So, eto, simulan na natin. Yung sa pinakita kong tools kanina, hindi naman lahat kailangan yun. Just for English na para hindi na ako pabalik-balik dun sa para loob ng bahay para kumuha ng gamit, kulang ng ganyan, di ba? Para isang puntahan na lang. Start natin. So, usually ito muna. Itong armrest tawag nila kasi walang armrest. So, ito muna yung unang tatanggalin natin. So, usually meron siyang dalawang tornilyo. Medyo, kita nyo ba? Hindi, no? Yan dito. Isa dito at isa dito. So kulang siya ng isa eh. So isang tornilyo lang yung tatanggalin natin. So ito. Okay. So pagsama-samahin lang natin yung tornilyo. May ikaw na siya dito. Then angat nyo lang siya. Then may clip. Naka-clip siya dito. Ito. Okay. So angat nyo lang. Ayan. Tanggal na. Tanggal na.
ko na tong ano, itong shift knob to. So ikot ko na siya to siya. Depende, may mga iba kasi aftermarket na, hindi ko alam. Depende kung ano yung nakakabit na shifter sa kanila, may iba. Pag automatic, may mga tornilyo. So ito, test yun na siya. Pa left. Common naman yan. Pag pakaliwa, paluwag, pakanan, paskip. Yan. So, may bushing siya. Ingatan natin na huwag mawala. Tigas ha. So, ito yun. Then, meron siyang dalawang tornilyo dito sa baba. Kita nyo? Wait lang. Ang tornilyo. Diyan. Guys, magaling ko lang. So, para hindi mawala yung tornilyo, lalagay ko lang siya ulit dito. Makita nyo guys, ha? Madilim na gabi na. Oh. Diba? Then, meron din siyang tornilyo dito sa may gilid. Yung hilawan ko siya. Yan. Makita nyo. Dito sa may gilid na to. Yan. May tornilyo din siya. May tornilyo siya. Diyan sa gilid na yun. Ganon din dito sa kabila. Ayan, sa ilalim. So, saan siya nakapwesto? Diyan, di ba? Dito sa may baba. Diyan. So, may tornilyo ang kabilaan. Okay. Tatanggalin na natin. Ayan. Yan yung purpose ko. Kaya meron nung maliit. O, diba? Kulang din yung tornilyo niya, no? Tanggal na pala. Ah, yan sa kabila. Saan naman di kulang. Yun, meron. Kita ko na agad. After yun guys, hindi nyo ba siya basta-basta matatanggal kahit tanggalin nyo na yung tornilyo sa dalawang gilid, no? Kung natatandaan nyo, so hindi nyo siya matatanggal ulit kasi kailangan muna natin tanggalin yung tornilyo dito sa loob. Okay, so remove lang muna natin to. Kanyang point bucket. Then tanggalin lang natin to. So pwede nyo lang katakin to. Yan. Yung stereo panel kung tawagin nila. Huh? Sumasama yung stereo, di ba? So, syempre, tanggalin natin, no? Yung sakit niya. So, wala. Wala palang sakit, no? Hindi din siya nakakapit. So, mas madali kasi antena lang ito panggalin ko. Yan. Then, yung cigarette lighter. Okay? So, yan. Tanggalin nyo itong tatlo na ito. Tignan nyo. So, wakapayin nyo lang kung saan sila ipipress. Then, ito, tutwist nyo lang. Ayan. Tatanggal na siya. Ang ating stereo panel. Sa cigarette lighter. Sigapan nyo lang ito. Bilang muna natin sa likod. So yun yung sinasabi ko guys, meron pa tayong dalawang tornilyo dito kaya hindi nyo pa siya basta basta mabubunot. Okay, tatanggalin muna natin yun. Tatanggalin muna natin itong dalawang tornilyo. Ngayon, pwede natin siya matanggal. So, yun guys. Medyo mahirap pag isang kamay lang, ano? Yan. Tanggal ko na siya. Ayan ko siya. Tcharam!
So ito guys, na nakakadikit din to sa dashboard. So tanggalin niyo na yung tornilyo na to. Yan, ibalik na lang natin siya. Pag ibabalik na natin yung dashboard. Tanggalin natin itong bezel. Meron akong pry tool kit. So, ito yung paggagamitan ko nito. Tanggal na siya. So, kung malaki nito guys, kung malaki nito, may iba pang solusyon, no? Pwede yung hahatake na lang. Tulad niyan. Hatake nyo na lang dahan-dahan. Kasi, pag nabasag siya, diba? Medyo sensitive yung sa likod niya. Kaya, or pwede nyo itulak dito sa loob. Dito sa loob. Buksan nyo to. Then tulak nyo, makakapaan nyo yan. Ito banda. Kahit pwede rin dito. Yan. Tulak ko na. Pwede rin sa ilalim. Then pag ganyan, nakaangat na. Mas madali na siyang hugutin. Yan. So, meron tayong dalawang sakit. So, yun tatanggalin natin. Then, yan. Tanggalin yung ating bezel. Hazard and block. So, yun guys. Next is, meron tayong tornilyo sa apat na tornilyo sa climate control. Tanggalin din natin siya. Wala na siya sa dashboard. So guys, next natin itong cup holder. Meron. May iba na wala. May iba na meron. So baka mabasag siya. May iba na yung safety. May dalawa siyang tornilyo din. Dito, isa sa kabila. Kita. Then, pwede natin ma-remove yung ating cup holder. So, dito naman tayo banda. May ito. Ayan. Sa kabila. Ayun. So, ibababa ko lang yan. So, i-hit lang. Ito. And, dito sa kabila. Hanggang sa mababa mo siya. Yan. So, ingatan nyo kasi yan, madalas mabasag yan. May tornilyo na yan. So, iingatan nyo siya. Dahan-dahan. Tanggalin natin. Ito guys, yung next na tatanggalin natin. Ito yung tornilyo at yung screw. Kasi siya yung nakakapit dito. Ito kahit di natin tanggalin ito, kasama na natin sa dashboard. Ito, sa part na to. Kasama na naman siya. So, kahit di natin tanggalin yan. Guys, i-next natin tong louver kasi meron siyang tornilyo na 10. Size 10, ibig sabihin, ha? Hindi 10 tornilyo. No, meron dun sa loob. So, simple lang, pasok ko lang ito sa loob. And then, kapain mo siya. Ayan. So, ito mo. Ayan, kapa ko na siya. Tulak na siya agad. Kaya ako merong card. Kasi, pang safety ko to dito. Ayan. Safety na yung louver na makalabas. Yan. Ayan yung purpose ko. Kaya meron akong card. Pag medyo mahirap dukutin, gumagamit na ako ng card. So, ingat-ingatan nyo lang. Kasi, mabilis siya mabalik. Ayan. So, pag natulak nyo lang naman yung etong part na to, pag natulak nyo ng card, madali na siyang tatanggal. So, kung makikita nyo, ayun, kita yung tornilyo doon. Yan, kita. Tornilyo. Isa. Yan. Kita na. Nag-isa na yun. Okay, tanggal na natin.
na siya, pwede mo na kamay na lang. Guys, no? Marami na tayong natatanggal. Papansin ninyo. Then, meron tayong tornilyo banda dito. Ano? So, ito yung dashboard. Dashboard dito sa may bumpa. Yan. Kapag maluwag na siya, pwede nyo ng kamay. Yan. Gala siya. Papansin nyo, medyo magalaw na dashboard. Ito sa ibabaw. Okay, di pa tayo sa kabila. Ito guys, dito tayo sa kabila. Simula muna tayo dito sa may ilalim. Ito. Tanggalin natin itong under dash na to. Op. Salamat kasi. Yan. Ito. So, meron tong apat na tornilyo. Sa dito, sa baba. Sa baba na to. At meron din sa kabila. Dito. At meron din dito. Diyan. So, okay. So, video hanggang para makita nyo. So, yan siya. Kita nyo agad yung tornilyo dyan. Yan. Sa. At yung sa baba. Diyan. Okay. Yan sa kabila. Yan siya. Yan sa yan yung sa baba ayun so ito yung isa ayun natin sa ilalim. Yan. 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 Tat. Yan. Pwede nyo na i-remove. Lang. Yan. Tanggal na siya. Ay, tanggal na siya. Then, remove nyo lang itong socket. Kung makikita nyo. Yan, itong socket na ito. Tanggal na siya. Tanggal na yung pan. Meron pa dito. Yung lock sa para sa hood. Pwede yung tanggalin to ng buo yung tornilyo o yung pinakalak na lang. So, nakakabit na to. So, choice nyo yan, no? Kung gusto nyo tanggalin yung tornilyo na lang o yung dito na lang. Para sa akin, dito na lang. So, hatakan nyo lang to. Yan. Then, meron siyang maikutan dito sa yan. Kung makikita nyo. Dito. Yan. Yun. Makita nyo, may konting awang. Doon yung sa ilulusot. Yun. Ang ganda na yung ating under dash. Okay. Yan. I-next natin yung louver guys. No? So, ito yung part na mahirap dukutin sa ilalim. So, from here, kaya mo siya madukot dito. Medyo mahirap. Susubukan natin. So, pag hindi kaya, huwag
gagamit ng pry tool ko dyan kasi mababasag yan. So, kita nyo yung higpit ng pagkakapasok, di ba? So, limitan ko ng card. Slide ko lang siya. Yan. Pag may pasok nyo na siyang ganyan, pwede nyo na itulak dito sa likod. Yan. See? Yan na. Yan yung silbi ng ating card. Tanggalin ating louver. Sa likod. Then katulad siya sa kabila, meron din siyang tourniquets. Yan. Kita nyo? Yun. Tanggalin din natin siya. Pag medyo maluwag na, pwede nyo na lang na kamayin. Konti pa. Hanggang lang ating tornilyo. Yun. Ha? So marami-rami tayo tatanggal, guys. So dito naman tayo sa may panel gauge. Meron siyang dalawang tornilyo dito. Isa dito at isa dito sa kabila para matanggal natin tong plastic na to. Okay? Then, matatanggal natin itong plastic na ito. Okay. Hindi lang siya umutin. Wala, pagungot. Umut lang. So, ganun lang siya. Slide nyo na lang pababa. So, depende sa steering wheel na nakakabit sa kanya kung paano siya matatanggal. Then, kung makikita nyo, mayroong apat na tornilyo dyan. Sa panel gauge. So, dito, kapansin nyo. Ayun. Meron dito. Yan. Kita nyo? Sa dalawa sa taas at dalawa sa baba. So, siguro nyo nakita nyo kayo na ito. 1, 2, 3, and 4. Then, hugot lang yan. Panel gauge na yan. Galing ko na. Kamayin na natin. Hindi natin matanggal. Yun. 2. And 4. So, pwede natin itong i-remove. So, hatak nyo lang. Dahan-dahan lang. Mararamdaman nyo naman yan. Yan. Then, tinitwist ko ito pababa. So, pag natanggal nyo na, minsan na sumasama yung socket nyo sa likod. So, medyo hatakin nyo lang ng konti. Dalawang kamay yung gamit. Yan. Then, slide nyo lang. Konti. Slide. Yan. Ayos. See? Tanggal na yung panel gauge natin. So, next natin is tatanggalin natin to. Yung tornilyo na to. Okay?
Samahin na natin. Yan, tanggal na siya. Kapansin nyo, medyo gumagalaw na ang ating dashboard, no? So, sabihin, meron pa akong hindi natatanggal. No, tulad nito, meron pa yung tornilyo dito kung makikita nyo. May dalawang... Ayun! Kita nyo? Ito. Ito yung isa. Yan. Ito. At sa kabila. Okay. Tanggalin natin siya. Ito na mahabang sakit. At extension. So, meron pa tayong hindi natatanggal, guys. Meron pang dalawa dito. Ayan. So, tulad sa kabila, merong gis at merong isang screw. Ayan. So, sa kabila, ito hindi naman na siya nakakabit. So, pwede na natin siyang isama sa dashboard. So ito, hindi ko alam paano tanggalin. Pag-aaralan ko muna, no? Ng kanyang RPM gauge. So yun guys, meron pa tayong hindi natatanggal, no? Bukod dyan, meron pa dito. Na isa. Yan. So, pagtanggal mo ng cover, meron pang isa dyan. Yan. Yan lang natin. Mapapansin nyo, medyo maluwag na yung ating dashboard. After yun guys, pag natanggal natin yung mga tornilyo, tanggalin natin tong dalawang to. So madali lang, hugot lang, then pasok nyo na lang sa loob. Yan, yan. Tanggal lang, then hatak, then pasok sa loob. Same din dito sa taas. Makikita nyo. Yan. Ganun lang din. So, hatakin nyo lang. Then, pasok nyo sa loob. Sa kabila. Yan. Medyo madilim. Yan. Pasok nyo dito sa loob. Yan. So, yun guys, ano. After nito, kung makikita yung dashboard natin, meron pa siyang sakit sa ilalim. Tatanggalin ko bago natin mahatak ng buo yung dashboard. So ito yung tatanggalin natin guys. Itong sakit na to at itong malaki. Okay? So tanggalin ko lang siya sa at itong malaki. Dalawa. Yung dalawang socket na tatanggalin natin na nakakonekta sa dashboard. So, medyo nahihirapan ako tanggalin yung dashboard dahil sa steering wheel na nakaharang sa kanya. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko muna to bago natin matanggal yung dashboard. Ang mekaniko kong kasama. Sige, ligpit mo lang yan. Ligpit mo lang.
Tanggal na yung kanyang steering. Then, go na tayo sa dashboard. Ito guys, remove po na yung ating dashboard. Tanggal na dashboard na pizza. Ayan, kita nyo guys. Ayan. Kita na. Ayan guys, tanggal na natin yung dashboard. Ito na siya. Ayan, kasi nyo. Chinelas pa, no? Then, tuturuan ko kayo kung paano palitan yung center louver. Abangan nyo sa next video natin. Then, kung paano yung pagbalik. Diba? So, abangan nyo. Watch nyo yung next video. Kung nakatulong sa inyo guys yung mga pagtuturo ko kung paano magtanggal ang dashboard, kung malaki na itulong sa inyo, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At salamat sa panonood guys. Ciao!